Hindi siya pwedeng i-edit, pero pwede siyang i-trim. Bakit ni diretso-diretso? Magkaibang tawag yan, sir. Magkaibang tawag? Magkaibang tawag po. Anti-war tapping law. Sabi ni Attorney Villamon, hindi na pwede. Magandang umaga po at magandang araw po sa inyo, ang Kadarna. Napakagandang topic po itong episode ni Sir Tulpo about TikToker na si Hazel. Importante po na malaman natin ito. Ito po ay para sa ating lahat, para na, lalo na dun sa mahilig mag-record ng mga pinag-uusapan. Yung mga voice record na importante na isinave mo at ipinarinig mo sa ibang tao ay mayroon palang krimen yun. Mayroon pala tayong pananagutan doon. At hindi yun basta pwedeng iparinig kung kani-kanino dahil iyon ay privacy ng bawat isa. So mga guys, pakinggan po natin ito at napakamahalaga po nito para sa atin. At para alam rin natin ang ating karapatan, lalo na sa mga mahilig mag-voice record ng mga pinag-uusapan at saka ikakalat sa media. So, pagkakataon na natin ito guys para malaman natin sa ating batas at malaman natin dito mismo sa segment ni Idol Rapid Tulpo tungkol dito sa ating sikat na TikToker na si Hazel. Ganun pala yun. Yes sir, basta categorically they say na all the problem. Jomar and Annabel? Yes po sir. Binibigyan niyo ba kami ng authorization na i-play yung recorded conversation nyo ni na Hazel, ganun din si Angelito. Parehong stand nyo na pumapayag kayo. Yes po. Okay. At kayo, Annabel? Opo, sir. Good. So, ayan ha. Lagi natin tatandaan, kunin natin ang permiso bago natin iparinig. Kunwari, meron kayong chismis na gustong ikwento dito. Itanungin nyo muna yung may-ari ng video kung pwede niyang iparinig. Narinig nyo na, may batas tayo. Huwag kayong padalos-dalos na ang pinag-usapan yung dalawa, ipaparinig nyo sa kabila. Meron kasing recorded conversation, nirecord po ng grupo ni na Angelito yung pag-ipag-usap niya sa inyo. Alam mo ba yon na nirecord ka? Hindi ko po alam. Okay, pero ngayon, alam mo na. Okay. I need to get your authorization. Pag hindi mo kami in-authorize, we will not play. Pag in-authorize mo kami, we will play or we will read the transcription. So, pwede ko po ba marinig muna? Pero teka, bakit kailangan daw muna marinig ni Hazel? Bakit meron ba siyang kakaibang sinabi doon? Hindi ba siya sigurado sa kanyang mga sinabi? Pero mga guys, pakinggan natin kung bakit kailangan din niya munang marinig kung ano yung nirecord ng kabila. Kasi nga naman, baka nga naman inedit yun o baka binago o kung ano man hokus-pokus ang ginawa ng kabilang part. Gusto mo marinig muna? Bakit kailangan mo pa marinig muna? Kasi sir, nag-call po sa akin yung staff niya. Sabi, putol po daw yung voice record po. Putol naman po talaga, Idol Rafi. Bali, dalawang voice record po yun. Dalawang tig 5 minutes po putol. Okay, about naman dyan sa sinasabing pag-i-edit ng voice record, hindi yan pwedeng i-edit kasi boses din nila yan. Pero ang pwedeng gawin dyan is ikakat, ititrim ang bagay na ang part na hindi pwedeng iparinig. Ikakat nila yung bagay na yung pabor lamang sa kanila. Pwede pong ganun ang gawin. Nung kabilang part, pwedeng ganun mangyari kaya gusto marinig muna ni Hazel ang pinag-uusapan. At yun nga po, magsasabi ko, hindi siya pwedeng i-edit, pero pwede siyang i-trim. Bakit ni diretso-diretso? Magkaibang tawag yun, sir. Magkaibang tawag? Magkaibang tawag po yun. Yes po, Idol. Tama lang putol kasi magkaibang tawag. Okay. So, hindi nyo in-edit yung conversation? Wala kang binawas doon, wala kang dinagdag? Wala po, actually, yung conversation. Okay, sige. Okay lang po yan. Okay, sige. Hazel, ipaparinig namin sa'yo. And then, once na mapakinggan mo, maiksi lang naman yon. And then, you tell us, go signal, and then we will play with your permission. Okay, Hazel? Okay po. So, guys, ngayon alam nyo na kung ano ang krimen ng nagpaparinig ng isang voice record. Ang krimen natin bilang isang nagparinig ng voice record, yung privacy natin ay parinig dun sa iba. Ang tawag doon ay anti-wiretapping law. Naalala ko si Jojo de Guzman, si Jojo na FLM. Ang dami nilang conversation ni FLM, ni Idol FLM. Kaya pala hinahanap ko at gagawin ko sana siya itong content. Hinahanap ko yung kanyang mga voice record na ginamit niya, pinaparinig niya mismo sa atin lahat.
burado na po lahat yun. Siguro nalaman na rin niya ang batas na pwede siyang kasuhan ng anti-wiretapping law. So mga friendship, ayan, lagi niyong tandaan ha, na hindi basta-basta pwedeng magparinig ng mga voice record. Pag ikaw ay dinemanda niyan, yan, ang kaso mo ay anti-wiretapping law. So thank you guys sa panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po para lagi kayo updated sa aking mga video. Malalayable pa tayo sa anti-wiretapping. Okay. Kung merong permission on both sides, pwede na bang i-play? Pwede na basahin kung may permission on both sides? Practicality says sa Latino na let's wait for a written authorization. Baka pwede na po. Kasi at any time, baka pwedeng balik na rin tayo. Kapag na isang party, hindi pabor sa kanyang recording, then later on sasabihin niya, ah, hindi, hindi ako nagbigay ng authorization. Pwede na yun sa Latino. As long okay. as ma-perpetuate natin yung consent nila. Anti-wiretapping law, para sa kalaman nyo. Kasi po, pag ni-record mo na walang paalam sa kabila at yan po ipi-play mo, aba, ma-anti-wiretapping po kami.